isa raw sa pinakamahirap na trabaho ay ang pagiging komedyante. I super agree. Sobrang hirap. Kasi grabe, kailangan patawanin yung tao. Ang yun ang pinakamahirap gawin. Magpaiyak sa totoo lang madali. Pero yung magpatawa, ako, wow! Diba? Makukurta utak mo bago ka makapagpatawa. Kailangan talaga malinis, maayos. Pero mukhang sisiw lang to. Sa isa sa mga kilalang stand-up comedian ngayon at isa sa cast ng Net 25 sitcom na Good Will. Please welcome, James Caray! Yay! Maganda, maganda, maganda! Kailangan siya ni Jesse! Ang aga ko gumising! 4 p.m. po ang Goodwill eh. 4 p.m. ang Goodwill. 5 a.m. gumising na ako. Woo! Nakatulog naman ka naman. Yes, natulog po ako ng 6 p.m. Nakakalala ka, nakakalula ka, Jay. Uy, matiin muna natin yung nanonood ngayon sa nakikinig sa radyo. Hello po sa mga nakikinig sa Net 25 at nanonood sa radyo. Uy, baliktad. Baliktad pala. Sabi sa inyo, puyat pa po ako, Miss Love. Uy, James! Iba yung nakakatao, di ba sabi sa inyo, ha? Kailangan mabilis ang utak, mahusay, at ang lakas ng energy. Nahiya yung enerhiya ko, friend. Nahiya yung enerhiya ko, James. Eto na. Eto, kailan mo nalaman, meron ba sa pamilya nyo na mga ganyan, patawa or buong pamilya, ganyan kayo? Actually po, sa pamilya po namin, ako lang po ang nakakapagsalita. Woo! Opo, ang parents ko po ay deaf. At yung brother ko po ay Down syndrome. May Down syndrome po siya. So, talagang ang outlet ko lang po, pag lumalabas ako ng bahay, doon talaga ako nag-ano sa mga kaibigan. Kasi parang, parang kang nakukulong sa hindi nagsasalita, puro kayo sa, marunong ka mag-sign language. Ah, konti lang po. Kasi yung... Arali mo. Arali mo, maayos ka. Kasi po yun... Ikaw nga pinagpintiruan ka ng magulang mo eh. Hi. Hi. Good. Good morning. Paano sa'yo? Parang happy birthday na lang. Gato mo yung happy birthday. So once a year lang po kami nag-uusap. Saka yung palakpakan. Yung palakpakan. Yan, diba? Palakpakan. Wow, ang galing naman. Opo. Tapos, eto na, naging komedyante ka na. Na opo. Talagang kinarir mo na siya. Noong una po, hobby lang siya. Kasi parang naghahanap po ako ng outlet or ng platform na magagawa ko yung stand-up comedy. Hindi ko pa po alam yung ganitong style. Yes. Kasi pag sinabing stand-up comedy po dito sa Pilipinas, yung laugh line, punch line, yes, yung mga... Yes, mag-ganyan din ako eh. Karaoke bar, yes. Mga karaoke masters. Oh, correct, correct, correct. Pero wala po nung klase ng stand-up comedy na katulad nung sa Amerika. Yes, yung Jokoy. Mga... Oo, yan, Jokoy, correct. Tapos nung nag-search lang po ako, kasi nagtatrabaho po ako as an IT. Correct, may isa pa siyang ano, career, ba? Opo. Pick upin niyo yan. Hindi pwedeng yun lang ang may isang career ka lang. Tama po, 15... May side ko lang po ha, kasi ang dami pong nagsasabi na pag nag-artista ka, ahong ka na sa hirap. Hindi po totoo yan. Magsisimula po kayo sa 2-5. 2-5, buti ko ka 2-5 eh. Opo, per month. Tingnan nyo, dami nagsasabi, pag-ahon sa hirap, pag-artista, hindi po, hindi kailangan rin. Talagang kakayod ka. Puyat din. Diskarte, puyat po, kasi mag-stand up comedy ako sa gabi, okay. Matatapos po yung mga 12 midnight. Tama. Tapos papasok ako ng 6 a.m. sa umaga. Okay. So talagang 15 years ko pong binunuyan. Uh-huh. Tapos yung pag sa stand up comedy naman po, hindi naman po kagad aarangkada yung karir mo dyan. Kasi... Yes. Sa unang taong, corny ka pa. Opo, kasi inaaral nyo ba po yung ano eh, yung stage. Yung yes. Stage, kung paano makipag-usap sa audience. Correct. Kasi hindi ka naman talaga born na may skill na, na comedian alam mo na kagad makipag-usap sa mga live audience. Uh-huh. So siguro mga 1 year po bago ako nakasa. Galing. Oh, tapos nagtatry po akong mag-audition sa mga contest sa TV. Hanggang sa, yun, medyo nakilala na po at napunta na po bakit sa Goodie. Bakit ganyan yung ano mo, yung drive mo, yung push? Kasi ang aga ko pong nag-mature. Okay. Kung baga, kasi
Pagkalabas ko pa lang po ng college, kasi Ate Love, ang pinaka goal ko po talaga is maging artista. Nung bata pa lang ako, sinasabi ko na maging artista. Tapos pinagtatawanan ako ng mga... Bakit? Bakit mag-artista? Kasi sabi daw po, pogi daw po. Actually, Miss Love yung binigay na ano sa akin, na script. May nakalagay, ang hirap daw po maging poging komedyante. Bakit tinanggal? Mali, mali, no? Mali po. May inag-edit. Opo. Abay, sisingin natin yung ano, yung director dyan. Kakausapin ko yan, mag-one-on-one tayo mamaya. Aabangan mo ba mamaya? Aabangan ko yan ako. Papalagay ko. So, pero yung nga, ano po, ang aga ko nag-mature kasi at the early stage pa lang po na... Pagka-graduate ko, dumating na po sa akin yung responsibility ng pagiging breadwinner. So yung mga kasabayan ko po na kaidarang ko, sila party-party, ako iniisip ko kailangan may mapoprovide ako tuwing ano, katapusan, magbabayad ng kuryente. Yung pag nag-party ako, brown out kinabukasan sa bahay. Wala kayong mangligo? Wala po. Talaga walang kakainin. Nagmamalunggay sila, tapos ako nagpa-party. Unfair naman po yun. Oy, what? Ang ganda ng heart mo. Ito na nyo ha. Isa sa mga, ano ha, isa sa mga matitinding karakter ng mga, or buhay, actually ng mga komedyante, yung drama nila sa totoong buhay. Opo. Ang layo, magkaiba, no? Opo. Kaya so, talagang ginukuha kong ano yun eh, kinukuha ko pong material yung sa magulang ko. Kung paano, kasi sa stand-up comedy po, kailangan meron kang unique point of view. Okay. Ang unique point of view po sa akin, lumaki ako sa ganoong klaseng pamilya. Correct. Na ako lang yung... At yun ay normal sa inyo, sa household ninyo. Yes, normal po. So pag nagjo-joke ako, minsan yung iba na nagki-cringe, parang offensive kasi... Pero yun yung truth ko eh. Yes. Na pag sinasabi ko, ang saya po lumaki sa pamilya namin na magulang ko po ay parehong deaf. Kasi nung pag pinapagalitan nila ako, never nila ako napapagtaasan ng boses. Kasi hindi po sila kapagsalita. Parang dapat nata, lahat tayo mga bigay. Opo. Mga magulang. Opo. Ooh. Opo. Parang ganyan, pag pinapagalitan nga ako, parang lang kami naglalaro ng charades. Yung mga ganyan klase po. Pero totoo kasi yun. Sa atin, as kagaya namin na nasa labas kami, nakakatawa naman talaga na oo nga, no? Pag naiisip mo, oo nga, nakakatawa. Pero normal nga sa inyo. Opo, pag pinapagalitan ako, sinasabi ko sa mama ko, two words, Tagalog. Lumayas ka! Ganun po kami sa bahay. Parang nakino-convert nyo na lang yung mga mishaps, mga down moments, yes, into something funny. Yes. Kasi pag masyadong masaya ang buhay, Miss Love, hindi po kayo maagawa ng comedy. Diba? Yes. Nanggagaling po sa trahedya ang comedy. Yeah. Tama ka doon. Meron kang nakukuhang something actually na nakakatawa from tragedy. Tama ka doon. Pero opo, ito, sinong naging influensya mo pagdating dito sa pagko-comedy? Sa local po, ang influensya ko, si Rene Requestas. Ah, diba? Opo, ang galing. Chita! Chita! Tapos sabi yan, sino galing? Sino? Yes! Classic! Paborito ko rin. Yes, tapos sa kanya ko rin po nakita yung, ano, nagbe-break ng fourth wall. Yung kakausapin niya yung mga nanonood sa sinihan. Yes, yan. Correct. Siya yung unang, isa sa mga unang gumawa nun. Opo, tapos sa US naman po, Robin Williams. Tapos hindi ko po alam na nag-stand-up comedy si Robin Williams until napanood ko yung mga early, ano, nung hindi pa siya artista talaga. So nakikita ko, ay, nag-stand-up comedy. So nakita ko po, may career pala sa stand-up comedy na pwede kang tumawid papunta sa pag-aartista. So, at naging artista ka. Yes, salamat po sa Net25. Diba? Matindi, diba? At naging artista ka. Eh, artista ka na ngayon. Dinatupad mo na yung pangarap mo. Yes, pwede na po ako mag-retire. Hindi pa. Hindi pa pala. Pa pala. May nanay, tatay, nga pala, breadwinner. Kapatid ka pa, breadwinner. Ha? Okay. Ang dami pong nangyayari ngayon. Season 3 na po ang Goodwill. At kagaya po nung season to, ang daming guests na dumating. Kasi ang Goodwill po ang naglo-launch ng karir ng mga artista. Maganda. Katulad nila Bayani at Bayani. Sinulungan namin yung karir ni Bayani. Nakikinig ako. Mabuti ka lang. Mabuti, no?
Sa ano mga artista pa kung gusto niya sumunod. Smoke Manoloto, doon din na-launch ang career. Ang galing po ng up and coming star na yan. Galing ng batang yan, diba? Galing yan. Opo, every Sunday po, 4 p.m. Oh. Napaka-exciting, paganda ng paganda, at napo-focus ng iba't ibang characters. Very nice. Yes po, talagang, ayan, katulad po ng pinapakita, tulog ako dyan. Tulog ka lang. Yan po yung pinokus na character. Wala masyado. Kahit natutulog-tulog, meron ka pa rin naiuwi. Oh, oh. Sa pamilya. Yes. Ganda. 2-5. Aman. Po sa November 25 show po namin ng Comedy Manila. Uy, wow. Sa Kia Theater. Bili na po kayo ng ticket sa ticketnet.com. That's nice! Congratulations, James! At alam mo yung tuloy-tuloy pa yung career mo dahil alam kong maraming umaasa sa'yo. Yes. Button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.